sila ngayon. So okay lang po, ako po ay hindi po nagpunta sa hindi na po ako nagpunta ng church. At ngayong araw na to may nagtanong sa akin kung saan daw ako nagsimba, kung saan daw ang simbahan ko. Sabi ko, wala, hindi ako nagsimba. Wala akong simbahan. Sabi ko, tayo ang tunay na simbahan ng Diyos. At mayroon nga ako nalaman na bago eh, kahit sa loob ng bahay natin, ang totoong tabernacle sa ngayon pala ay yung bahay natin. So kailangan tayong parang pamilya, buong pamilya ay mag, yun nga, mag-worship sa Panginoon, no? Kaya pwede tayong mag-worship araw-araw. Kaya lang, sa akin, ang problema sa akin dahil ako lang po ang Christian sa amin, hindi po Christian yung pamilya ko dito. Kaya yun po ang tinataas ko kay Lord na sana ay makita na nilang presensya ng Panginoon. At sana soon, no? sooner, sa lalong madaling panahon bago mahuli ang lahat. At isishare ko po ang aking ishare, mga kaibigan. Kunti lang naman to. Itong tungkol sa istorya ni Moises. Thank you po talaga sa inyo dyan, sa ating 7 billion. Billion. I declare to God 7 billion. Tungkol po ito sa istorya na nagkaroon ng sakit, mga kaibigan, ano? Para magkaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa istorya ni Moises at saka yung kapatid niya na si Aaron at Miriam. Sa Numbers, mga kaibigan, sa Old Testament, Numbers chapter 12 verse 1 to 16, mga kaibigan, basahin ko na lang ito lahat, mga kaibigan. In Tagalog, mga kaibigan, ang sabi sa unang talata, at si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises. Nagsalita sila laban kay Moises, mga kaibigan, tungkol sa pagkapangasawa niya sa isang babaeng Kusita. In English, Kusita is Ethiopian people, no? Sapagkat siya ay nag-asawa sa isang babaeng Kusita, no? Ethiopian woman. And Miriam and Aaron speak against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, or he had married an Ethiopian woman. At kaninang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moses lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? Ang lalaki ng si Moses ay totoong maamong loob. Imagine, mga kaibigan, ano? Sana ganito din tayo, ano? Mas malapit talaga sa Diyos ang taong may maamong kalooban, ano? Mas malapit talaga sa Diyos ang taong may maamong kalooban, ano? Pasensya na nga. Ang lalaki na si Moses ay totoong maamong loob at higit kay sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Noong unang panahon, si Moses lang pala ang totoong may maamong loob. At sinasalita agad ng Panginoon kay Moses at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayo tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. Imagine na, ibigan, ano?
Pasensya na. Kailin awila ako sa istorya nila. Kasi napin ko kasi God, yung bang ang presensya ng Diyos ay nandyan sa kanilang tatlo, di ba? Kaya na-feel ko lang talaga na ang ganda naman talaga pag nakikita natin ang presensya ng Diyos, talaga ang saya siguro kung gaya sa kanila. Imagine, sinabi nito na sinabi ito sa verse 4 na at sinasalita agad ng Panginoon. At sinasalita agad ng kaibigan, sabi, ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam. Lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan at silang tatlo ay lumabas. Sa verse 5, at ang Panginoon ay bumaba. Bumaba ang Panginoon, mga kaibigan. Unawain natin, mga kaibigan, na kasi talaga ano naman ito eh, yung mababaw lang ito, madaling unawain. Kung malalaman natin kung saan ang galing ang Panginoon, imagine on, sabi dito, ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap. So para sa tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y papwa lumabas. At kanyang sinabi, tingin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kaniya sa pangitain. At kakausapin ko siya sa panaginip. Imagine, mga kaibigan, ano? Ang Panginoon ay nakikipag-usap din sa pamagitan ng panaginip. Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon siyang tapat sa aking buong buhay. Imagine, mga kaibigan, ang ganda, no? Yung sinabi dito sa verse 6 na ang Panginoon ay nagpakilala sa kanya sa pangitain sa pamagitan ng panaginip. Ngunit kay Moses, hindi, mga kaibigan, hindi sa panaginip. Talaga, sinabi niya dito na ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Ibig sabihin, hindi gayon na sa panaginip niya kinakausap si Moses, kundi siya'y tapat sa aking buong buhay. Kasi tapat si Moses sa buong buhay ng, no, sa Panginoon. Sa kanya'y nakikipag-usap ako ng bibig sa bibig. Mga kaibigan, God is talking to Moses through mouth, words by words. Yun, mga kaibigan, hindi sa panaginip, sa anumang pangitain para malalaman ng kung anong ibig sabihin ng Panginoon, kung ano yung mensahe sa kanya, no? Na hindi kagaya sa panahon ngayon, no, na meron siyang mga ibang mga palatandaan kung paano yung kinakausap niya ang mga tao, na yung binigyan niya ng siguro yung connection, di ba, mga kaibigan? Si Moises ay iba, yung kinakausap niya words by words, kasi sinabi nito bibig sa bibig ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. Imagine, mga kaibigan, sana ganun, no? Ganun. Ako, how I wish na God also, ganun siya, kung paano niya ako kakausapin. Sana ganyan din, di ba? Yung, hindi na yung parang gagawin pang parables, parang meron pang, yan na ba ang ibig mo sabihin, Lord? Yung bang meron pang, na hindi 100% diretso na kagaya kay Moises, no? How I wish na ganun din sana. Paano sa akin ni Lord? Kasi in different ways, God talk to me in different ways. Kaya doon na mga kaibigan, nung sa una pa lang pagbasa ko ay talaga na-touch na talaga ako na deep in my heart na sana ganun ako kakausapin ng Panginoon. Kung paano niya kinakausap silang tatlo, di ba? Yung bang yung daritso-daritso. Pero more kay Moses, hindi lang niya, hindi sa patalaghaga, hindi sa panaginip, hindi talagang kinausap niya mouth to mouth, sabi niya, with him, with I speak, mouth to mouth.
even apparently and not in dark speeches. And the similitude to the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servants? At sa kanya nakikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kaniyang makikita. Imagine, ang anyo ng Panginoon ay kaniyang makikita. Bakit ka hindi kayo na takot na magsalita laban sa kanyang lingkod, laban kay Moises? Parang nagalit yung Panginoon sa kapatid ni Moises, no? Lalo na kay Marian, kasi sinasalitaan niya na hindi maganda si Moises. Ganun ang Panginoon, mga kaibigan, pag lumalaban tayo against sa servant ng Diyos, ay hindi po matutuwa ang Diyos, no? Kaya kung alam natin na mayroong yung bang servant ng Panginoon, huwag natin kukuntrahin dahil ang kaaway natin ay ang Panginoon, hindi kagaya dito, hindi si Moises ang kalaban nila kundi ang Panginoon. Sinabi ito, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. Imagine, mga kaibigan, nagalit ang Panginoon dahil sinalitaan nila ng hindi maganda si Moises, no? At sabi sa verse 10, at ang ulap ay lumayo sa tolda at narito si Miriam. Si Miriam ay nagkakitong, mga kaibigan, at pumuting gaya ng nebe, at tiningnan ni Aaron si Miriam at narito siya'y nagkakitong. So nagkakitong si Miriam, mga kaibigan, dahil sinasalitaan niya ng hindi maganda si Moises. Yun ang naging parusa sa kanya, mga kaibigan. Imagine, mga kaibigan. At dito, mga kaibigan, nakakabangha. Pasensya na, ha? Nakakabangha, mga kaibigan, dahil, no? Itong, ang Panginoon ay naging sa pamagitan ng ulap, mga kaibigan, ano? Kaya nga ang ulap, mga kaibigan, yung clouds, symbol of the Holy Spirit din po siya, mga kaibigan. Alam niyo po ba yan, mga kaibigan? Noong unang panahon, hindi ko alam ang mga ganyang bagay. Alam ko na ang Panginoon din ang nagpakita sa akin. Kaya ni-research ko kung ano yung mga ibig sabihin ng mga symbols. Maraming symbols ang Holy Spirit, mga kaibigan, kagaya ng apoy, tubig, clouds, wind, yung hangin, at tubig. Yan, mga symbol of the Holy Spirit yan, mga kaibigan. Kung hindi nyo pa alam, yan po ang ibig sabihin. So, next time, at least may alam na kayo. Tulilong. Hi, Migalab, shout out! Shout out muna sa inyo dyan. Tulilong TV, Migalab, shout out. James Balsomo, thank you so much, Migalab, shout out. Salamat sa iyong palipad kapon sa pagpamember din kay Liam at kay Mendro Sadios. Thank you po sa inyong pagpamember. Salamat sa inyo dyan. Hi, Rosemary 4. Thank you. Ganda. Make a love shout out sa inyo. And Hosting Chloe Vlogs, make a love shout out. Thank you for coming. Playtime with Thank Chloe. Make a love shout out. Salamat po sa inyo dyan. Thank you, ha. Salamat. Ngayon ko lang kayo na shoutout. Taudios Mendros. Okay, kabaliktaran ni Mendros Taudios. Thank you so much, Alian the Great. Thank you so much for coming. May club shoutout po sa inyong lahat. God bless you po sa inyo. Happy blessed Sunday. So yun, mga kaibigan, ano. At nagkakitong si Maria, mga kaibigan, dahil he spoke against Moises. It was sa verse 11. Sa Numbers po tayo, mga kaibigan, Numbers chapter 12, verse 11, sinabi ito, at sinabi ni Aaron kay Moises, O Panginoon ko, isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala. So nagkasala sila sa kamangmangan, mga kaibigan, dahil walang sila alam, no? At huwag mong itulot sa kanya, isinasamo ko sa iyo na maging parang isang patay na tunaw ang kalahati ng kanyang laman pagkalabas sa tiyan ng kanyang ina. At humibig si Moises sa Panginoon at sinabi,
pagalingin mo siya, O Diyos, ipinapanhi ko sa iyo. Yan. Pinagdasal ni Moises na galingin si Miriam. Si Miriam ay kapatid din ni Moises. Magkapatid yan sila, no? At doon silang magkapatid, si Aaron, Moises, Miriam at Moises. Pinagdasal ni Moises na galingin. At yun nga sinabi dito na humibig si Moises sa Panginoon na sinabi, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinapanik ko sa'yo. Pinapanik means I live up to you, you know? Ganun, galingin mo si Miriam, yun yung ibig sabihin na naunawaan ko. At sinabi ng Panginoon kay Moises, kung siya'y nilura ng kanyang ama sa kanyang mukha, hindi ba siya mahiyang itong araw? Hulungin siya itong araw sa labas ng kampamento at pagkatapos ay madadala siya muli sa loob. At dito mga kaibigan, no, dahil nagkakitunga, sinabi ng Diyos na ikulong siya ng 7 araw. Mga kaibigan, ako din naman, no, God din showed to me by numbers, gaya ng mga clouds, no, hindi ko alam ang mga bagay na yan. At na-amaze din ako dito sa mga numbers, mga kaibigan. Mostly talaga pag nasa Bible, magbabasa ka, yung numbers ay pabalik-balik, mga kaibigan. In iba-ibang mga mensahe, pero yung numbers ay dyan. Kagaya dito ngayon, sinasalita 7 numbers, no? 7 numbers, hindi ko alam yan dati. And then, tinanong ko sa isang pari, kung anong ibig sabihin ng numbers? Kasi nga, yun na nga yung time na palaging meron akong napikitang mga numbers. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin? Hindi ko alam. Sa una kong tinanong yung pari, because, Father, ano ibig sabihin ng 7 numbers? Kasi yung sabi niya, 7 numbers is very good number. It's a God number. Yun ang symbol ng God's number. So doon ako na-amaze. Wow! Thank you, Lord. Doon ako napakita talaga ang Diyos sa akin by numbers. Kaya yun, hanggang sa naging nag-researchable na ako sa numbers hanggang mula sa 1, kung ano ibig sabihin, hanggang sa mga iba-ibang numbers, no? At pag mayroon tayong nababasa dito, malalaman din natin na sa by numbers din pala may mga ibig sabihin. So dito mga iba, 7 numbers, ang sinabi dito na ikulong siya ng 7 numbers, no? In a week also, may 7 numbers, di ba? At ang Panginoon gumawa siya ng bagay dito sa mundo ay 7 days din, di ba mga kaibigan? 7 days, pahinga na yun. 6 days, gumawa siya ng mga very miracle, no? Malalaman natin yan kasi pag sa aking question and answer, mababalik tayo sa Old Testament. At yan mga kaibigan, dito sa verse 15, okay? At si Miriam ay kinulong na 7 araw sa labas ng kampamento. Kampamento. Camp, 7 days. And Miriam was shut out from the camp. Kampamento is camp, 7 days. And that people journeyed not till Miriam was brought in again. At ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob. Si Miriam hanggang sa kinulong siya ng 7 days sa camp, hindi sila nag, kasi naglalakbay ito sila, no? Yan yung istorya dito, eh. At hindi muna sila naglalakbay hanggang hindi gumaling si Miriam ng loob ng 7 days. At dito sa last verse, at pagkatapos nito ay naglakbay ang bayan mula sa Haris Haseroth at humantong sa ilang ng Paran. Yun mga kaibigan, ang istorya ni Miriam na yung nagkaketong. Alam nyo, narinig nyo na ba ito mga kaibigan, ang istorya nito? So yun mga kaibigan, na binalik ko lang po sa inyo mga kaibigan ang istorya nito dahil napakaganda. And how God talked to Moises, how God talked to them, no? Ang ganda kasi noong unang panahon, harap-harapan nakipag-usap ang Diyos, no? Word by word, imagine.
Pero ngayon hindi na ganoon, ano? Wala nang ganoon yung magsasalita ng word by word, kundi babasahin na natin. Ito na sa Bible, ito na yung word by word. Pag nabasa natin at maunawaan natin, papaunawa sa atin ang Holy Spirit. So yun na yun, at tayo na ang magsasalita. Pag naunawaan natin, tayo na ang magsasalita noon, word for word, word by word, no? So yan mga kaibigan, nung unang panahon ang ganda. At ngayon, through the Holy Spirit na ang mag-ano sa atin. Kaya nakaka-amaze ang Panginoon mga kaibigan, pag mabasa natin ang Bible, malalaman talaga natin how powerful